Kilalang pastor sa Cagayan de Oro City na si Dimver Andales na nasangkot sa umunoy pagpatay sa Mr. Cagayan de Oro 2023 candidate na si Adrian Fornilios, inaresto ng kapulisan. Ang detalye sa live report ni Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Cyril? Yes, Sara. Tama yan. Arestado ng kapulisan si Pastor Dimver Andales at ang junior pastor nito sa bisa ng warrant of arrest sa kasong murder dahil sa nasabing pagkakadawit nito sa umunoy pagpatay kay Mr. Cagayan de Oro 2023 candidate Adrian Fornilios. Sa bisa ng warrant of arrest sa kasong murder, inaresto ng mga kawanin ng Agora Police ang pastor sa Cagayan de Oro City na si Dimver Andales at junior pastor nito na si Jeter Nonot sa kanilang simbahan sa Barangay Lapasan sa nasabing lungsod. Ang dalawa ay agad dinala sa police station at isinailalim sa booking proceedings. Maya-maya pa ay dumating din sa nasabing istasyon ang pamilya ng biktima na si Mr. Cagayan de Oro 2023 candidate Adrian Fornilios. Tumanggi ang mga ito na magbigay ng pahayag. Based lang mi sa mga ebidensya na among nakalap at the same time sa process sa case build-up na pamatudan gyud dito na katog yung mga pangalan na nakagawas. Matatandaan na May 9 nitong taon, patay matapos barilin si Adrian sa Barangay Nazareth sa Cagayan de Oro City habang papunta ito sa bahay ng kanyang kakilala para mag-practice sana ng kanyang performance para sa kompetisyon. 3 buwan matapos ang krimen, August 11, kumalat sa social media ang post ng mga kaanak ni Adrian kung saan mababasa na naglalabas sila ng kanilang galit sa taong pumatay sa biktima. Kalaunan ay kumalat naman ang mga sinasabing screenshot ng conversation ng karelasyon ni Fornilios na si John Orog at kanyang kaibigan. Sa nasabing screenshot, mababasa ang pag-uusap ng dalawa sa umano'y relasyon ni John sa isang pastor. At doon na lumabas ang pangalan ni Pastor Andales. Pero ang lahat ng paratang na ito ay itinanggi ng kampo ni Pastor Andales. Anila, handa raw nilang harapin ang kaso na isinampa laban sa kanila. Binigyang diin ng kampo ang pagka-inosente ni Andales sa nasabing kaso. Kinumpirma rin nila na murder ang kaso na kanilang kinakaharap. Respeto kita sa atong hustisya, no? Mo man gyud na kay kun wala nini pasaka ang kaso, ang huna-huna sa uban nga ana influensya na nabayran. Karon nga na mapasaka ang kaso, moingon na pud ang uban nga guilty. So dili sa ta maghimog mga pronouncement unless ang korte na gimuingon nga naagid siya guilty. So, aminado naman ang kampo na naapektuhan si Pastor Andales sa nangyari. Moingon gyud kun dili siya okay, kay this has impact sa iyang kredibilidad isip pastor. Kanina impact sa iyang kredibilidad isip amahan, no, sa iyang pamilya, isip bana, isip usa ka leader sa community, labi na karon nga nagdagan ang iyang anak pagkakagawad. So lagi na kayo yung mga epekto. Matapos ang ilang oras, kasama ang police escort, nakitang nakaposas at nakasuot na ng police armor si Pastor Andales habang dinadala sa korte upang harapin ang kanyang kaso. Tumanggi na rin si Andales na magbigay ng pahayag. Ang amo ma'am is, kung unsay procedure ma'am, mo lang yun among bahaton. Regardless kung dakong tao or kuan, basta kung unsay nasa procedure na to sa PNP ma'am, mo lang ang sundon. Sara, kasalukuyang nakapiit sa Cagayan de Oro City Jail male dormitory si Pastor Andales at Pastor Nonot habang sumasailalim sa pagdinig ang kanilang kaso sa korte. Pinaghahandaan na rin umano ng kampo ni Andales ang kanilang depensa na ihahain sa korte. Samantala, si John Orog naman na nobya ni Fornilios ay nasa ilalim pa rin ng protective custody ng PNP. Sara? Okay, maraming salamat, Cyril Chavez ng GMA Regional TV 1 Mindanao.